Yow, kamusta mga kami-sports? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito, ay pag-uusapan natin, Dwight Howard nagsalita na. Pag-uusapan na din natin, Zach Lavin Lakers na. Ang Los Angeles Lakers nga ay patuloy pa rin na naghahanap ng isang center na maari nilang kuhanin upang maging backup center nga ni Jackson Hayes next season. Maraming free agent centers nga ang nadidikit sa Lakers ngayong offseason, subalit wala pa nga ring nakukuha ang Lakers. Kaya naman ang former Lakers center nga na si Dwight Howard, ay nagsalaita na patungkol dito, at ayon nga dito, na sobrang willing nga daw siya na naglaro sa Los Angeles Lakers next season, na kung saan, bigyan nga lamang daw siya ng $1 to $2 million na kontrata ay okay na siya dito. Hindi na nga rin daw niya kailangan ng maraming playing time, dahil kahit 20 minutes lamang ang maibigay sa kanya ay paniguradong makakatulong na siya sa Lakers upang makuha ang championship next season. Na para nga sa akin mga kami-sports, ay sobrang gandang additional nitong si Dwight Howard, sa current lineup ng Lakers, dahil maganda na ang kanilang secondary center ay may experience na upang magamit nila ito sa playoffs. Dagdag pa nga dito mga kami-sports, na nakita namna natin sa naging paglalero nga nitong si Dwight Howard sa Taiwan, ay kayang-kaya pera nitong makipagsabayan sa mas mga batang players. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. Samantala dam ako naman tayo sa sumunod na balita na kung saan, ayon nga sa Lakers front office na mag-all-in nga sila next season, na kung saan, confirm na nga na i-trade nila itong si D'Angelo Russell sa mid-season, upang makakuha nga ng isa pang superstar na makakasama ni na LeBron James at Anthony Davis. Sa trade idea nga na ito, ay makukuha ng Los Angeles Lakers si Zach LaVine. Habang makukuha naman ng Chicago Bulls, sina D'Angelo Russell, Jalen Hood-Shafino, at 2029 future first round pick, na para nga sa akin mga kami-sports, ay good move ito para sa Lakers, dahil hindi nga mas hamak na consistent itong si Zach LaVine kumpara nga dito, kay D'Angelo Russell, dahil itong si Zach LaVine na ay nag-a-average last season ng 24.8 points, 4.5 rebounds, at 4.2 assists per game, na mayroong 48.5% from the field at 37.5% naman sa kanyang 3-point line. Subalit kung ikaw ang aking tatanungin mga kami-sports, sang-ayon ka ba sa trade idea na ito? Mag-comment lang. So, ayon lamang ang ating mabilisang balita sa araw na ito, sana ay nag-enjoy ka. Huwag mo na ding kalimutang mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.